Nakikilala ang kahalagahan ng mga tuntunin, maingat na paggamit ng matutulis, matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor, gunting, etc. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan natin, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na na maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang ng 100 hanggang 100. Handa ka na ba? Mahusay. Simulan natin.
bago tayo magsimula na ating talakayan, eh ano-ano ba yung mga pamantayan natin habang tayo ay nagkaklase? Una, panatilihin nakamute ang iyong mikropono hanggat hindi ka tinatawag. Pangalawa, panatilihin nakabukas ang kamera ng iyong gadget. Pangatlo, manatiling nakaupo sa iyong upuan ng maayos. Ika-apat, makinig ng mabuti habang nagtuturo ang iyong guro o si teacher. Ika-lima, bawal ang nakatayo habang tayo ay nagkaklase, maliban kung pinapatayo. Ika-anim, bawal kumain habang tayo ay nagkaklase. At ang ikahuli, bawal maglaro habang tayo ay nagkaklase o habang tayo ay nasa klase. Kabisaduhin na ating mga pamantayan. Ngayon mga bata, bago tayo tumungon sa ating arali, tayo muna ay magbalik aral at titignan ni teacher kung natutunan mo o naalala mo pa ang ating mga nakalipas na aralin. Anong iyong gagawin? Isusulat lamang ang tamang bilang ng bawat hanay o bawat sangkat. Handa ka na ba? Kunin mo ang iyong drill board. Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay. Ibig sabihin, ay naalala mo pa ang ating mga nakaraang aralin sa matematika. Ngayon naman ay papakita si teacher ng larawan, tapos inusulat nyo lamang yung unang titik ng bawat larawan. Handa ka na ba ulit? Simulan natin. Ano ang unang titik ng nasa larawan? Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay! Ano ang unang titik ng nasa larawan? Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay! Ano ang unang titik ng nasa larawan? Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay! Ano ang unang titik ng nasa larawan? Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay! Ano ang unang titik ng nasa larawan? Pareho ba tayo ng sagot? Mahusay! Ngayon naman mga bata, tingnan natin ang nasa larawan ni teacher. Ano ang iyong nakikita? O ano ang inyong mga nakikita? Okay, very good. Mga bagay na matutulis. O, eto naman. Ano ba ibig sabihin ng kulay pula na ito? Mahusay. Ngayon mga bata, ay tingnan natin kung anong kinalaman ng mga yan sa ating aralin para sa araw na ito. Pero bago yan, umupo muna tayo ng maayos. Ipakita mo nga sa akin, handa ka na? Magaling! Ngayong araw mga bata, ay makikinig muli tayo ng kwento. Ang pamagat ng kwento natin para sa araw na ito mga bata ay, Ako Din Po. Anong pamagat ng ating kwento? Isa pa? Mahusay, Ako Din Po. Si Zinya ay 5 taong gulang pa lamang. Ngunit, lahat ng makita niyang ginagawa na nakakatanda sa kanya ay kanyang gustong subukan. Anong pangalan ng bata sa ating kwento, mga bata? Mahusay, si Zinya. Ilang taon na si Zinya? Magaling, siya ay 5 taong gulang pa lamang. Pero ano ang kanyang gustong gawin kapag may nakikita siya sa nakakatanda sa kanya? Tama, gusto niya itong subukan. Minsan, nakita niya ang kanyang ina na naghihiwa ng gulay. Mama, maaari bang subukan ko po iyan?
Ngunit baka ikaw ay masugatan? Sagot ng kanyang ina. Ano daw ang gustong gawin ni Zinia, mga bata? Okay, very good. Gusto niyang subukan ang ginagawa ng kanyang ina. Gagabayan mo naman po ako, di ba, mama? Ipinakita ng kanyang ina ang tamang paghawak ng kutsilyo at paghihiwa ng mga gulay. Tandaan mo, anak, hindi ka dapat humahawak ng kutsilyo o iba pang matutulis na bagay dahil ikaw ay napakabata pa at maaari kang masugatan at mapahamak, ang bili ng kanyang ina. Opo, mahal kong ina, ang sagot ni Zinia. Ano daw ang bilin ng kanyang ina o ng nanay ni Zinia? Mahusay, sabi ng kanyang ina ay hindi dapat siya humahawak ng mga matutulis na bagay dahil maaari siyang mapahamak o masugatan. Ano naman ang isinagot ni Zinia? Very good. Ang sabi niya ay, opo, mahal kong ina. Isang araw ay nakita naman niya ang kanyang kuya na gumagawa ng takdang aralin sa sining. Gamit nito ang isang gunting sa paggupit. Kuya, ako din po. Gusto kong maggupit, ang sabi ni Zinia sa kanyang kuya. Ano daw ang sinabi ni Zinia sa kanyang kuya? Mahusay, gusto din niyang maggupit. Hindi maaari, Zinia, dahil baka masugatan ka, ang sagot ng kanyang kuya sa kanya. Ano naman ang isinagot daw ng kanyang kuya? Hindi maaari dahil baka daw masugatan si Zinia, mahusay. Ngunit, hindi napansin ng kanyang kuya na kumuha din siya ng kanyang gunting at papel at siya'y nagtungo sa kanyang silid. Sa di sinasadyang pangyayari ay nagupit ang dulo ng kanyang daliri. Aray! 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 Ang sigaw ni Zinia. Ano daw ang nangyari kay Zinia? Magaling! Nagupit niya ang kanyang dulo ng daliri niya. Nagulat ang kanyang ina dahil may dugong tumutulo sa kamay nito. Anong nangyari, anak? Tanong ng kanyang ina. Ano daw ang nakita ng kanyang ina? Magaling, tumutulo ang dugo sa kamay ni Zinia. Mama, ang sakit po ng daliri ko. Ano bang nangyari? Tanong ng kanyang ina. Ginagaya ko po kasi si kuya, mama. Tinupit ko po ang papel na hawak ko. Ano daw ang ginawa ni Zinia? Mahusay, ginagaya niya ang pagupit ng papel ng kanyang kuya. Tapos, hindi ko po alam na nagupit ko din po ang daliri ko, mama. Ang sakit po, mama. Ang saad ito sa kanyang ina. Halika dito at gagamutin ko. Hindi ba ang bilin ko sa iyo ay hindi ka dapat humawak ng mga bagay na makakasugat sa iyo? Ang sabi ng kanyang ina. Ano daw ang bilin ng kanyang ina? Magaling, hindi siya dapat humahawak ng mga bagay na makakasugat sa kanya. Opo, mama, pero nakita ko po kasing ginagamit ni kuya, kaya nais ko pong subukan. Pero hindi lahat ng bagay, anak, ay maaari mo subukan. Dahil may mga bagay na nakalaan para lamang sa nakakatanda. At kung gagamitin mo ito, ay kailangan mo ng gabay. Dahil maaari kang mapahamak katulad ngayon. Naintindihan mo? Opo, mama.
nagpatawad po dahil hindi ko po pinakinggan ang bilin mo. Ang sagot ni Zinia. Ano daw ang bilin ng kanyang ina kay Zinia? Okay, very good. Hindi lahat ng bagay ay maaring subukan kasi may mga bagay na nakalaan lamang sa nakakatanda at kung gagamitin mo ito, ay kailangan mo ng gabay para hindi ka mapahamak o masusugatan. Ngayon mga bata, ano ang mga kagamitang matulis o matatalim na binanggit sa ating kwento? Sabihin mo nga, mahusay, gunting. Sino ang gumamit ng gunting mga bata? Okay, very good. Ang kuya ni Zinia ang gumamit ng gunting sa kwento. Saan niya ito ginamit? Tama, sa paggupit ng papel sa kanyang takdang aralin. Okay, ano pa daw mga bata? Okay, mahusay. Kutsilyo. Sino naman ang gumamit ng kutsilyo mga bata? Tama, ang kanyang ina ang gumamit ng kutsilyo sa paghihiwa ng mga gulay. Ngayon mga bata, maliban sa binanggit sa ating kwento na mga kagamitan na matutulis o matatalim, ano-ano pa kaya yung mga bagay na matutulis at matatalim? Meron ba kayong maibibigay kay teacher na halimbawa? Okay, very good! Ito naman mga bata, ang ilan pa sa mga bagay na matutulis o matatalim na pwede tayong mapahamak. Tingnan ninyo. Ang unang larawan natin mga bata ay needle o karayom. Ginagamit ito ni nanay sa kanyang pananahi kapag meron tayong nasisirang damit. Ito ang ginagamit niyang pantahi. Sunod naman mga bata ay ano ang nasa screen ni teacher? Okay, very good. Yan ay tinidor. At saan naman natin ginagamit ito? Tama, kapag tayo ay kumakain, gumagamit tayo ng tinidor. At napapansin nyo ba mga bata, kapag tinutusok mo ito sa hotdog or sa chicken, hindi ba lumulusot ito? Tumutusok ito? Ganon din ito pag tinusok natin sa ating balat. Kung pwede din itong tumago sa ating balat, tayo ay masugatan. Ito naman mga bata, isa din ito sa may matulis o matalim na dulo. Ang tawag dito ay perdible. Ginagamit lamang natin itong mga bata na perdible na ito sa emergency. Kunwari tayo ay merong nasira yung botones natin, pwede nating gamitin ito or pang pin. Pero sa paggamit nito mga bata, kailangan pa rin natin ang nakakatanda sa atin para hindi tayo masugatan o matusok. Ito naman mga bata ay astile. Ginagamit din ito ni nanay sa kanyang pananahi. Kailangan niya ito panggabay para maging malinis at maayos yung kanyang tatahiin. At isa rin ito mga bata sa delikado kasi pwede itong tumusok sa ating balat o matusok tayo. Ito naman mga bata, ano ang nasa larawan ni teacher? Mahusay, ito ay lapis. Ang lapis ay ginagamit nating panulat, hindi ba? Ngunit kapag hindi tama ang paggamit natin sa ating lapis, ay maaari din tayong mapahama kapag ito ay sobrang tulis at itinusok natin sa ating balat o sa ating ilong, ay maaari tayong masugatan. Ito naman mga bata ay panulat na ginagamit ni nanay o ni tatay o ng mga nakakatanda sa atin. Maaari din tayo nitong masugatan kapag hindi tama ang gamit natin katulad ng sa lapis. Kapag itinusok natin sa ating ilong o yung sa ating balat, maaari tayong masugatan. Ang mga kagamitang ipinakita ko sa inyo mga bata, ito ay mga kagamitang kapaki-pakinabang. Ngunit kapag hindi natin o ginamit ito sa tama o hindi tama ang paggagamit natin, mayroon naman itong kaakibat na kapahamakan. So, maaari tayong mapahamak sa mga gamit na ginagamit natin.
anong mangyayari pa sa atin kapag mali yung ginawa natin o yung pagkakagamit natin sa gamit na ito. Katulad ng nasa larawan mga bata, tingnan niyo ang ginagawa ng bata, nilalaro niya ang gunting. Anong posibleng mangyari sa kanyang kamay kapag hindi niya na gawa ng tama o maayos ang paghawak ng gunting? Maari siyang masugatan. Nakita niyo yung kalawang larawan, yung second picture natin, merong sugat o gupit sa kanyang daliri. Katulad na nangyari kay Zinia sa ating kwento, nagupit yung dulo ng kanyang daliri. O, ito naman mga bata. Ang bata ay humahawak ng kutsilyo at walang kasamang magulang o nakakatanda sa kanya. Kung matalas o sobrang matulis ang kanyang kutsilyo o matalim, maaring mahiwa ng diretso kasama ang kanyang mga daliri. Nakita niyo ikalawang larawan natin? Kapag hindi maingat ang kanyang paghihiwa ng mansanas, ay maaring pati ang kanyang mga daliri ay mahiwa niya. Ito naman mga bata, katulad ng sinabi ko kanina, di ba ang karayom at ang aspile ay gamit ni nanay sa pananahi. So ano ang maaaring mangyari sa atin kapag ginamit natin, lalo na kayo ng bata, tas walang gabay o patnubay ng magulang na nakakatanda sa inyo, ano maaaring mangyari? O pwedeng matusok tayo katulad ng nasa larawan na tinuturo ni teacher. Or magkaroon tayo ng gasgas kasi hindi natin nagamit ng maayos. Gumasgas ito sa ating balat. So maaari tayong masugatan. Next naman, o tingnan nyo yung nasa larawan mga bata. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ba? Ang lapis natin, minsan nilalaro natin. Nilalagay natin ito sa ating ilong o di kaya sa tenga natin. Ano ang mangyayari kapag ito ay hindi natin sinasadyang na itulak ng malakas o... Diba? Tingnan ninyo yung nasa ikalawang larawan. Nagdugo yung ilong niya. Kaya yun ang mangyayari sa atin. Kapag nilaro natin o hindi natin ginamit ng maayos ang ating mga panulat, lalo na kapag ito ay matalim o matulis, maaari tayong masugatan. Ano yung mga dapat natin tandaan mga bata para maiwasan natin yung mga ipinakita sa inyo ni teacher kanina? Ano-ano daw yung mga dapat natin tandaan? Una, mga bata, iwasang humawak ng matutulis na bagay upang hindi masugatan o mapahamak. Kung iniiwasan natin ito, walang sakuna na mangyayari sa atin, hindi ba? At ikalawa, mga bata, ay sumunod tayo sa bili ng ating mga magulang dahil alam nila yung ikakabuti sa atin. At pag hindi natin sila sinunod, maaari tayong mapahamak. Katulad ng nasa kwento natin. Tama ba? Very good. Okay, ngayon naman mga bata, nais kong malaman kung talagang natutunan ninyo ang ating aralin para sa araw na ito. Anong gagawin natin? Isulat ang tama kung ang larawan ay nagpapakita ng pag-aalaga o pag-iingat sa ating sarili. At mali naman kung ang larawan ay hindi nagpapakita ng pag-aalaga sa sarili. Handa ka na ba? O, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sa ating pagsagot. Tingnan natin, pareho ba tayo ng sagot mga bata? Mahusay. Para naman sa ating ikalawang gawain mga bata, kulayan ang larawan na nagpapakita ng ligtas na bagay o gawain. Alin dyan na nagpapakita na iniingatan mo yung sarili mo. Sa ating ikatlong gawain naman mga bata, bilugan ang larawan na nagpapakita ng pag-iwas sa matulis na bagay at ikaon ang hindi nagpapakita ng pag-iwas sa matutulis na bagay.
tatlong bituin para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Alin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay lagi kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Magandang lahat ay uwi na, bukas na muli.